Good day, everyone. I-discuss natin ngayon yung tinatawag na if-then statement or conditional statement, converse, inverse, and contrapositive. Okay, but before that, dapat alam natin yung tinatawag na hypothesis. Or this is denoted by P. Okay, then we also have conclusion. This is denoted by letter Q. So, ito ang parts ng ating if-then statement or conditional statement. Now, paano natin gagawing converse, inverse, and contrapositive? So, we have this table. Kapag ka if-then statement, we have if P, then Q. So, yung P again, ito yung hypothesis, then Q is our conclusion. Now, pag ginawang converse, kung mapapansin nyo, binaliktad natin, no? Yung conclusion na nasa dulo, lalagay natin sa unahan. Yung hypothesis na nasa unahan, lalagay natin sa dulo. Converse. So, ating tatandaan, converse, kabaliktaran lang ng if-then or conditional statement. Now, yung inverse naman, if not P, then not Q. Ito yung negation ng if-then statement. So, meron tayong not dito. Not P, not Q. Okay? Pero not all the time lalagay mo lang yung word na not, ha? Titingnan mo rin yung grammar. Basta, it signifies negation, kabaliktaran. Okay? Next, contrapositive. Okay, ang contrapositive naman, kabaliktaran ng inverse. So, kung meron ka ng inverse, baliktarin mo lang siya. Okay? Yung not Q, nasa unahan. Yung not P, nasa dulo. Okay, let's have an example. So, we have the conditional statement or if-then statement. If it is raining, then the playground is wet. Para mas madali natin gawin ito, alamin natin yung hypothesis. So, after ng word na if, yan yung tinatawag nating hypothesis o yung P. Okay? Then, yung namang after na word na then, yung phrase, no? After the word na then, ito naman yung ating conclusion. Okay? So, we have if P, then Q. So, ito yon, no? Ito yung ating if-then statement. Now, paano natin gagawing converse? Madali lang. Yung Q, ilalagay natin sa unahan. Then, itong P, lalagay natin sa dulo. So, magiging if, what is our Q? Ito yon. The playground is wet, then, ano yung ating P? Yan, it is raining. So, ito na ngayon yung ating Q or yung ating conclusion, nasa unahan na siya. Then, yung ating P, yung ating hypothesis, nandito na siya sa dulo. Okay? Madali lang, baliktarin mo lang siya. Now, for inverse naman, if not P, then not Q. Yung if then natin, nilagyan lang ng negation or ng not. So, ito ay magiging if it is not raining. Okay? It is not raining. Ito yung hypothesis. Yan. Not P. Okay? Remember, pag may ganyan tayong symbol, ibig sabihin, that's not. Tapos, ito naman, the playground is not wet. This is not Q. So, again, yung symbol na yan means not or negation. Yan. Next, contrapositive. Kapag meron ka ng inverse, madali na lang kasi babaliktarin mo na lang yung inverse. So, ang mangyayari, if the playground is not wet, then it is not raining. So, kabaliktaran naman ng inverse. Ito yung nasa unahan natin, no? Yung after na word na if, ito yung ating negation ng conclusion. So, not Q. Then, ito naman, it is not raining, this is our not P. Okay? Or the negation ng P. Ganun lang, no? Napakadali lang. Next, our conditional statement is if it is a triangle, then it has three sides. So, it is a triangle, ito yung ating P. Okay? The hypothesis. It has three sides, ito yung ating conclusion or Q. So, nandito tayo, no? Sa if-then statement. Now, paano gagawing converse? Babaliktarin natin itong Q or yung conclusion, ilalagay sa unahan,
etong hypothesis ilalagay sa dulo. So, magiging, if it has three sides, then it is a triangle. This is our Q. Okay. Tapos, ito naman yung ating P. Okay? Now, for inverse, okay. Although, nakalagay dito ay not, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, not lang ilalagay mo. Titingnan mo rin yung grammar. Okay, let's say for example, this one. Yan, if it is not a triangle, then it does not have three sides. May dinagdag tayo na does tapos have. Okay? Kasi hindi naman po pwedeng it not has three sides. Parang mali, no? Parang mali yung ating grammar doon. So, ito yung not P. Yung it is not a triangle. This is negation of P. Tapos, it does not have three sides. Ito na yung negation ng ating conclusion. Okay? Ulitin ko, hindi sa lahat ng pagkakataon, not lang nilalagay natin. Minsan nga, binabago yung word eh. Halimbawa, even. No? Pwedeng not even or pwedeng add. Kasi ang opposite ng even ay add. Okay? So, ano naman ang contrapositive natin? Ay, di baliktarin lang natin. If it does not have three sides, then it is not a triangle. So, it does not have three sides. This is our not Q or negation ng Q. Then, it is not a triangle. This is our not P. Okay? Ganun lang kadali. So, I hope naintindihan mo. Thank you for watching.